sumasapat pa nga ba yung mga benepisyong nakukuha po ng ating mga senior citizen? Ito po yung pinag-uusapan natin, Attorney Quijano. Ano po, yung 1,000, klaruhin po natin ulit para sa lahat ng mga nakikinig, ano, about that 1,000 pesos na dagdag benepisyo. Ang pinag-usapan kasi natin yung Philippine Plan of Action for the Senior Citizens, may yung 2023 to 2028 na Plan of Action, yung ibang mga ahensya, gumagawa din, tayo rin ay gumagawa. Nang sa ganon, yung akma, we will be in cadence with the other agencies over the different activities and programs po. Great. At sana po ay mas marami nga po pwede pa tayong maibigay, ano, sa ating mga senior citizens po. Sana po, sana po. But much will depend on legislation. Yung ginagawa ng Kongreso at Senado ay mahalaga po for the welfare of the senior citizen. Paalalahanan natin ulit, sino-sino ang kinikilalang senior citizens po ng ating batas sa bansa? Okay, under the pinaka-revised na batas, 60 years old and above na mga Pilipino. Yan po ang senior citizen. If you are to look at history, katatawanan dahil yung unang batas ay 60 years old, pero ang kita ay dapat hindi tataas ng 60,000. Ibig sabihin, kung may 61,000 ka, hindi ka na senior citizen. So, we learn from it na nag-iba yung batas na amend. So, with the amendment, yung recent 9994 ay nagsabing, ang senior citizens ay Filipino na ang edad ay 60 pataas. Ganun na, ganun lang kasimple. No ifs, no buts. Ano po, basta 60 years old ka, pataas, Filipino citizen ka, you're considered a senior citizen dito sa Pilipinas. Paano po yung mga may dual citizenship naman? Yung may dual citizenship, dahil sila ay Filipino, they are considered senior citizens from the point of view of law. In fact, our law has been very liberal. So, sa mga airports natin, may mga senior citizens na hindi Filipino at may senior citizens lane, binibigyan din ng weight yung mga foreigners na senior citizens dahil the respect is more on the age rather than the citizenship. So, dun po sa mga line, ano, yung mga priority lanes, yun po kinikilala kahit na hindi Filipino citizen. Opo. Except that doon sa benefits, yan na po yung kailangan ng maraming diskusyon na I hope the audience will participate actively. Paano natin ibigay ito sa mga senior citizens na may mga establishments pa na hanggang ngayon hindi nagre-respeto at nag-i-implement. Kaya kailangang magtulungan tayo on this aspect dahil may mga area sa ating bansa na kailangang tawagin ang attention ng mga local chief executives para ma-implement itong batas na nagbibigay benepisyo sa senior citizens. Kaya tama lang din po, ano, nag-iikot po kayo to check kung paano nga nila ini-implement yung pagbibigay po ng yung privileges and benefits po na dapat na ibinibigay sa ating mga senior citizen. Pero bago ka po makapag-avail ng benefits, ang kailangan talaga may senior card ka, 'di ba? Senior citizen card. Importante po 'yan. So for purposes of the benefits, ang ipapakita mo yung senior citizen's card, but with the advent of the new developments, including the case filed by Attorney Romy Macalintal, hindi kailangan card mismo ang ipepresent mo. Pwedeng any government-issued ID as long as makita doon yung edad mo ay senior na. So okay na po yun? Pwede na po yun? Opo, yung license, pwede, passport, pwede, SSS, GSIS,
any government issued ID, including postal ID. Mm-hmm. Pero pag walang ID, talagang sorry, hindi po talaga mabibigyan. Any form of ID na wala yung edad mo, eh unfortunately, hindi po natin. Oh, to be fair din naman, di ba? Kasi mo well, actually, ano yan, max will depend on the... Alam mo, may maraming puti ang buhok na almost senior. Minsan, yung mga tindahan ay nagbibigay na, eh, senior ka na sir, puti na ang buhok mo. So, I think much will really depend on how you're able to carry yourself, di ba? Mm. But then again, pagka chinalenge naman yung edad mo, may, sana may maipakita ka. So, oo, tama po. There are people who are 70, 80 years old na palagay ko naman, hindi kailangan masyadong istrikto na hanapan ka talaga. But then again, yan, if you're challenged, if makita mo talaga. Kumusta po? Di po ba naglunsad po tayo ng online registration, Attorney Quijano, para sa mga senior citizen? Kamusta po yun? Well, we are reaching 2.3 million online registrants. The reason is, kailangan talaga natin ng ano digital base database. So maganda yung kooperasyon, and I think by December we might be able to reach the total numbers more or less na aabot tayo ng 9, 8, 9, 10 million. That bastante na yan at it will make our work easier kasi pag na-transfer na yung trabaho galing sa ibang ahensya, lalong-lalo na sa DSWD, we need to have a baseline information to by which we check the information that gets into us. So, importante po yung online registration, lalong-lalo na gusto nating makatulong pa sa bansa, and we want to know the skill sets of the seniors para sa ganon, when we try to organize and let other senior citizens help in the development of our communities and barangays, in creating enterprises for our people, medyo madali na lang mag-reference. So, yan po. Pati yung health records, kailangan din yan. Mm-hmm. Kasi maraming senior citizens na hanggang ngayon, hinihikayat natin na magkaroon ng annual regular medical check-up. Kasi may pera po, binigay ng ating pamahalaan through the President BBM, may 43 billion and we want to know in advance ano ang pwede nating i-refer hindi lamang sa PhilHealth kundi sa local health authorities para magkaroon ng 100% na ang lahat ay magkaroon ng medical check-up. Mm. Of course, we also need the economic profiles para hindi mahirapan kung may magtanong na talagang nangangailangan, malalaman natin ang mga pangalan at ang mga katayuan sa buhay. So, there are many things that an online registry system will be able to do. Sana po, tulungan tayo ng iba't ibang sektor ng ating pamahalaan for the seniors to have an online database. Ulitin lamang po natin, Attorney Quijano, kasi sabi nyo nga po, 2.3 million na yung registrants po natin. We're targeting around 10 million at the end of the year. But ilan po ba ang total na estimate natin kung gaano po ba karami ang ating senior citizens? Well, the latest census of the Philippine Statistics Authority is 9.2 million in 2020. Mm. Now, are to extrapolate that and project it sa 2023, aabot yan ng about 11 or thereabouts. Ang ibang estimate is 12.3 million. But this thing, estimate, that's why we want to go into the bottom lines. Ilan ba talaga sa isang munisipyo ang senior citizens? Baka may na-exclude at hindi nasali. Kaya we want to inventory and make, of course, this thing secured and private, kaya online po ang registration. Hindi po pwedeng yung papel ay pamimigay na lang kung kahit sino. Kailangang it has to be taken care of, ilagay sa vault kung maaari para may secrecy at na protected talaga ng ating mga seniors. Mm-hmm. Siguro po para mas mahikayat pa natin yung mga kababayan natin. Kasi baka sabihin na, lolo, lola,
May senior card na ako, nagagamit ko naman, ba't pa ako magpapa-register? Again, ano po ang benefits kung kayo po ay mag-online registration? Okay. May senior citizen ID ka na, di ba? Opo. Ang isa sa mga request natin, let's make the data more comprehensive. Na kung may citizen ID ka na, ang isa kong tanong, nakapag annual regular medical check-up ka na ba? Kasi kung hindi pa, we want to help and we want you to be part of our system para matulungan natin na ang lahat na seniors ay magkaroon ng libreng annual regular medical, dental, optical and ear examination. Mm. Importante po yan dahil the healthier we become because we are conscious, we care for ourselves. Kailangan din pag-usapan, hindi lamang yung nutrition, hindi lamang yung exercise, at kung may problema ka na, therapy, but also the maintenance medicine. And we are actually trying to ask all the government agencies na nagkaroon ng facility for maintenance medicine at tumulong kasi mahal po, Ma'am Cheryl, ang medicine. Kaya yes, kailangan magtulungan, hindi lamang yung 20% discount. Opo. Ang pag-uusapan, pati po ano ang magagawa together with a strong database. Yung annual check-up po para sa ating senior citizens, nagsimula na po ba ito? Paano po nila, paano makaka-avail ang ating mga senior citizens? Okay. Yung check-up ay, number one, dapat ang senior citizen ay enrolled sa PhilHealth. Although theoretically, yung universal healthcare ay lahat na Filipinos covered, in terms of the realities, pagka nagpa-check up ka at hindi ka rehistrado sa PhilHealth, kailangan ka pa mag-generate ng data, ng birth certificate, ID and all. Kaya if we can have an advanced enrollment sa PhilHealth, madali na lang kasi ang next step nito is to find health facilities na accredited sa PhilHealth na magbibigay ng libreng laboratory, blood works, x-ray, ultrasound, at babayaran ito ng PhilHealth. Alam niyo po, Ma'am Cheryl, ang budget ng bawat senior citizen for the health insurance is 5,000. Hindi man yan pumupunta sa bulsa ng isang senior, but dahil ito ay health insurance, it benefits all the seniors dahil ang gobyerno na po ang magbabayad sa health examination. Mm-hmm. And you don't have to go into and be hospitalized. You can be an outpatient to have a laboratory and diagnostic service. So, ang gagawin po ni na Lolo Lola, pag kahit saan po sila pwede pumunta basta accredited ng PhilHealth. Yeah, so number one, members sila ng PhilHealth, tapos makipag-ugnayan sila sa laboratory na accredited ng PhilHealth. Clinic and laboratory na accredited ng PhilHealth. Hindi po kailangan pala na ospital. Pwede yung mga clinic, ayan po, yung mga lab, areas po natin, lab clinics, ay pwede po. Basta sabihin nyo, senior ako, ang sabi ng pamahalaan, pwede akong magpa-yearly. Taon-taon nyo po pwedeng gawin yan kahit wala po kayong nararamdaman. Basta magpa-check, pwede po kayong bigyan nila at libre po ito. Dapat wala na po kayong, basta ang maximum 5,000. Tama po ba ako? Well, ang binigay ng gobyerno sa PhilHealth is an allocation of 5,000 per senior citizen. Mm-mm. Si PhilHealth naman ay naggawa ng certain standards which we are actually susulat din tayo sa PhilHealth dahil nakikita natin na dapat i-improve ito dahil yung sa government laboratory is 500, yung sa private is 750. So may mga reaction na nagsabing baka pwedeng itaas ng konti. So these are certain things that we can discuss with PhilHealth. But in itself, sa ngayon, may konsulta na ng PhilHealth and this will actually snowball, lalong-lalo na pag nakitaan ng mga senior citizens ng interest na magkaroon ng annual regular check-up. Mm-hmm.
At so ayan mga kapatid, sayang naman po 'yon, ano. Attorney Quijano, nito pong March 2023 lamang pinaboran po ng Korte Suprema yung petisyon ng DSWD nga po at ng Office of the Solicitor General, ano, na kumu-question sa pagtanggal ng funeral and burial services para sa mga senior citizen. Ano na ho ba ang estado nito at napapatupad na ho ba ito? Yeah, I guess dapat lang i-implement na ito. Hindi naman lang yung funeral services, bago sa funeral, dapat sa health, di ba? Dapat sa hospital may 20% discount. Dapat bago ma-hospital may medical examination. All these things are services provided to the senior citizens, and sana mapalapad natin ito. Kung may mga reklamo, sana po maihatid ninyo sa NCSC. Kung hindi man sa local levels, sa OSCA, para matawag natin ang atensyon ng mga nauukol na mga ahensya or business enterprises. Okay. So dapat ang funeral and burial services may 20% discount din na ibinibigay. Opo. Okay. Pagdating naman po sa alam na natin kay napapakinabangan ng ating mga lolo-lola yung kanilang discounts, ano, meron din po bang cash na nakukuha ang mga senior citizen po sa bansa? Well, ang batas as of now, from Republic Act 9994 to 11916, ay ang definition ng makakatanggap ay yung lang indigent senior citizens. Yung pong frail, sickly, with disability, and with no visible means of support. So, in sum, sasabihin natin, yung walang-wala na senior citizens ay makakatanggap. And so, yung mga news na nagsabing lahat na ay makakatanggap is still, right now, not correct. Opo. At trabaho pa ito sa Congress at sa Senate. At sana magkakatotoo, we also are in favor of it, but hindi pa po yan batas, kaya ang binibigyan lamang ng social pension ay yung indigent lamang.